The Lord be with you. And with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to Luke. Glory to you, O Lord. Jesus said to his disciples, "Be merciful just as your Father is merciful. Stop judging and you will not be judged. Stop condemning and you will not be condemned. Forgive and you will be forgiven. Give and gifts will be given to you. A good measure, packed together, shaken down and overflowing, will be poured into your lap. For the measure with which you measure will in return be measured out to you." The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Please be seated. Welcome po sa Minor Basilica of Our Lady of the Rosary of Manaoag. Sa bilis po ng pagbabago ng panahon, lalo na po sa panahon ng social media or mga social networking sites, nagsimula na rin pong naging mabilis din po ang ating communication. Kasabay din po niya, naging mabilis din po ang ating pagja-judge o panghusga. No? Kung minsan, pwede tayo mag-like, mag-comment, mag-share, at nakakadagdag din po tayo sa views. Meron po lately na, recently po, na nag-viral na isang video. Halimbawa po, no? Isang babae po na sa video, makikita ninyo po na nagpapaload siya sa isang tindahan. Nagpapa-cash in. So, nakuha na ng tindera ito. Kumalat po ito sa social media, no? At marami po ding nagkalat. At nahusgahan po yung babae doon na nagpapa-cash in. Kasi ayaw pa niyang ibigay yung kanyang pambayad. Ang policy nung nagtitinda, cash muna bago load o bago yung pera. So maraming nang husga, naku si ate ganyan, kumalat po. Pero minsan nagpa-interview siya sa isang show at sinabi niya na siya rin po pala ay na-scam. So doon pa lang po, di ba, marami nang minasirang reputasyon na yung babae. Kaya yung pamilya niya, sabi niya, binabas sila, etc. Nahusgahan na sila. So umiiyak yung babae. Pero yung nagtitinda naman po, mabilis pala niyang na-delete yung video kasi nalaman niya na yung babae nagpapaload din sa kanya, nagpapakasin, ay isa din po palang na-scam din pala siya at nag-sorry din siya sa kanyang video. May isa ring video pa po, no, na kumalat din po ito sa social media. Isa, at sa kanilang na-overwhelm sila, nabanggit ng babae yung tamang sagot. At itong mga marites po nitong mga gumagawa ng video, kinrap yung video, no? Nagkaroon ng slow-mo, napansin niya na bumuka yung bibig, nabanggit yung tamang sagot. At nag-viral po ito, no? Maraming nahusga, nag-share, nag-like, nag-comment, sabi nila, ibalik nyo na yung ano, premium nyo. Sabi sa kanila. Pero alam ninyo, nagpa-interview din sila, the same din na show, sabi nila, umihingi sila ng apology, yung magkasintahan, kasi na-overwhelm lang din daw sila. Pasensya na. So sa ngayon po, ang bilis ng ating mga judgment, ano? Nagagawa po natin yan sa social media ng mas mabilis dahil nga po sa mga likes or emojis na ginagawa natin. Sharing, di ba po, nagko-comment tayo, mabilis tayo makapag-comment, lalo na po pag may mga dummy accounts kayo. Ano po yung dummy accounts? Ito yung mga fake account na ginagawa ng iba. Para mabilis, hindi sila matrace na sila yung nag-comment. So mabilis nilang masabi yon. Hindi po kagaya noon, yung mga panahon po na wala pang ganito. Yung media pa lang po natin noon ay, ano po ba, yung libro, dyaryo, radyo, TV, lahat po nang yan ay na-process na bago ilabas sa audience. Kaya tayo, receiver lang tayo ng message. Pero nung dumating na nga itong social media na ito, mabilis na tayo makapag-comment, magbigay ng komento, makapang-husga. At doon pa lang po makikita na natin, gaya po ng ano po ba itong mga ito, mga social media, Facebook,
TikTok, YouTube, Twitter, Instagram, mabilis tayong makapag-judge. Kaya sabi ko nga sa pamangkin ko, yung mga pamangkin ko, hindi lahat ng nakikita ninyo sa social media totoo. Hindi lahat ng nakikita ninyo sa social media tama. Minsan kailangan din natin iproseso, tingnan, mag-antay muna tayo, totoo kaya yung balita, yung issue. Unless siguro ito po ay galing sa isang media center talaga na pwedeng mag-filter at alamin talaga yung katotohanan. Pero kung galing lang din po sa atin na hindi naman natin na proseso din yun, mahirap po talaga. Madjudge po natin talaga yung mga yan. Kaya ngayon po, sa panahon ng social media na abuso, sa ating ebanghelyo, ang sabi ng Panginoon sa atin, huwag tayong manghusga agad-agad. Golden rule naman yan eh. Huwag nating gagawin yung ayaw nating gawin sa atin. Kung ayaw nating i-dismiss tayo, huwag nating gawin yun. Ano? Yun lang naman po yung golden rule. Pero may exemption po yan sa mga judges, yung paghuhusga. Ano po yung exemption? Dalawa. Una, kung ito po ay fraternal corrections. Minsan, kailangan natin, kung gusto nating itama ang isang tao, mga kapitbahay, katrabaho, no, itama natin. Pwede nating sabihin yon, ate, mali po yata yung interpretation nyo. Pwede po nating gawin. Fraternal correction po ang tawag doon. Or pangalawa, kung kayo naman po ay hurado, na kailangan nyong mag-judge talaga sa isang kaso. Yun lang po. The rest, wala na po tayong karapatang mag-judge. No po, ganun po yan. Kaya sabi ng Diyos, kanina, sa ating ebanghelyo, maging mahabagin tayo. Sapagkat, kung tayo magiging maawain, magiging less din yung ating judgmental. Maawa rin tayo sa mga tao, lalo na yung mga taong inosente. Na minsan, isang side lang yung napapakinggan natin. Yung kabilang side, hindi. So, antayin natin mapakinggan at makita ang buong istorya. Kaya ngayon, natutuwa po ako sa mga ibang ano ngayon, sites na mga media center ngayon, mga news na talagang quality po talaga yung nilalabas nila, na sinasabi nila na mag-ingat sa mga komento. Ito ay sensitibong balita o sensitibong balita. So, nagagay din yung mga tao na maging maingat sa kanilang mga sasabihin. So, ngayon po, ako natutuwa po sa mga ganun, ano? Paano natin maiiwasan itong mga mapangmata at mapanghusga natin? Maging maawain din tayo. Maawa tayo at maging mahabagin. At lalo na po sa mga nagba-viral na videos, huwag po muna nating basa-basa i-share, mag-comment. Maghintay mo muna po tayo. Ano ho? At ngayong panahon nga po ng Kwaresma, iniimbitahan po tayo na isama po sana natin itong mga observances natin. Itigil muna natin itong mga ganitong mapanghusga nating attitude. At tumuon po tayo sa ating Panginoon. At siguro pag ito'y naitigil po natin, may iwasan din natin yung mga away o mga alitan. Pagkakalat ng mga maling balita.